kailan niya ay dahilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Papawirin, Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain, ngalan niya ay dakilain. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon at 2 ng Oktobre, tayo ay magunita sa mga banal na anghel na tagatanod, Anghel de la Guardia, Guardian Angels. Sama po natin sa misa natin ngayon, ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno at Pamansang Nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na may nakaisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon na mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Ukraine. Mga kapatid, tayo ay tinuturuan ng ating Panginoon na ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay ang tulad ng mga bata, sapagkat nasa kanila ang mga anghel na naroon sa Diyos na Ama na nanalangin para sa mga batang, mga matuwid at may kalinisan upang tayo ay matulad sa mga banal na may kalinisan. Kinakailangan po tayo na humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. May dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsusubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran. Ipagkaloob mong kami kanilang laging ipagsanggalang at maging maligaya kami kasama nila sa kalangitan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi sa akin ng Panginoon, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal at ang puot ko'y nag-aalab laban sa mga dumahagi sa kanya. Babalik ako sa Jerusalem at maninirahan uli roon. Ito'y tatawaging lungsod ng katotohanan at ang bundok na itinalaga sa akin ay tatawaging banal na bundok. Hahaba ang buhay ng mga taga-Jerusalem. Marami na uling makikitang matatandang babae at lalaking nakatungkod na naglalakad sa mga plaza,
at lansangan. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga natira sa Israel na mahirap itong mangyari. Sabihin mong sa akin ay walang hindi mangyayari. Ang mga anak ng aking bayan na natapon sa mga lupain, sa silangan at kanluran ay ililigtas ko at muling ibabalik sa Jerusalem. Sila ay magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Ako at sila'y mananatiling tapat sa aming tipanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pahayag kapag Siyon ay natatag. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ang lahat sa bansa ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sansinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahayag doon, Panginoon. Daing ng mahirap ay iyong diringgin, di mo tatanggihan ang kanilang daing. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal, ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataguyan ng mga bilanggong ang hatol ay bitay upang palayain sa hirap na taglay. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. At ang mag-anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo, sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag? Sa Siyon o Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Panginooy, mahahayag kapag Siyon ay natatag. Magsitayo na po tayong lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong sandaling iyon, lumapit kay Jesus sa mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan niyo ito. Kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa mga pinagharian ng Diyos. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito
ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, sa langit, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa Lunes tayo ng 26 na linggo ng karamang panahon. Pero ngayon, ados ng Oktobre, ay mula noong pang-anim na siglo, ito ay pagunita para sa mga guardian angels, mga anghel de la guardia o mga banal na anghel na dagatanod sa atin. Ang paniniwala tungkol sa mga anghel ay nagsimula pa noong napakaluma na panahon na kung saan sa Zoroastrianismo o Zoroastrianism na pinakalumang reliyon ay sinasabi na mayroong mga anghel at iba't ibang puro ng mga anghel at isa sa pinakababa ng bahagi ng puro ng espiritu ng mga o ng anghel ay ang mga tanod. Ang Abrahamic na mga reliyon, gaya ng reliyon ng mga ng Judaismo, ng Kristyanismo at ng Islam ay nagkaroon din ng ganitong mga pananalig at pananampalataya na mayroong anghel. Pero ano ba ang mga anghel? Una sa lahat, ang mga anghel ay ang pagpapahayag ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Na kung saan, mula sa Kanya, ang Kanyang kapangyarihan ay Kanya pong pinapahayag at nalikha ang mga puro na espiritu, pure spirit, na mga anghel na mayroong tatlong antas, pinakamataas na antas, mga kerubim, serapim, iba pa, at ang mga pangalawang antas sa gitna, yung mga virtues at iba pa, at sa ibaba, ito yung may mga arkanghel at ang anghel de la guardia. At itong mga anghel de la guardia ay sila pong ating mga bantay. Sila ang ating mga tanod upang tayo ay laging tumatalima sa kalooban ng Diyos at mabigyan ng proteksyon. Dahil sa ating unang pagbasa sa aklat ni Propeta Zacarias, Kapitulo 8, versunot sumusunod, na ang Diyos ay may pag-ibig na katangi-tangi para sa atin. Kaya Kanya pong binibigyan ng kaibang pagtanod ang bayan na Kanyang hinirang ng, na tinatawag niyang mga anak niya at manirahan uli sa Sion, na kung saan sisigla uli ang Jerusalem na ang mga matatanda ay naroroon, samantala ang mga kabataan ay magkaroon ng isang paglalaro sa mga lansangan na parang mayroon ng dekalidad ng buhay dahil sa pagtanod ng mga espiritu ng Diyos o mga anghel. Kaya sa ating Salmo 101 na ang Panginoon ay mahayag na natatag na ang sentro ng Kanyang hinirang na bayan, ang Zion. At ang Zion o doon sa lalo sa bundok Jerusalem ay simbolo ng presensya ng Diyos at ng pagkalinga ng Diyos at ng Kanyang ginagawa upang ipahayag ang Kanyang pag-ibig.
upang maipahayag ang kanyang pag-ibig, lalo't higit na, ay kanya pong binigkas ang kanyang salita. At ito'y nagkatawang tao, at ito po ang ating pong Hesus Nazareno. At tinuturo sa ating pong Hesus Nazareno na ang pinakadakila sa lahat sa kaharian ng Diyos ay hindi po yung mga tao na sinasabi, ah, sila'y mga dakilang mga banal dahil gumagawa ng mga himala at malaki ang kanilang mga ginagawa sa sambayanan. Hindi po yung mga may tinuturing nating mga kangahanga na mga tungkulin at mga tao na may malaking responsibilidad sa buhay. Bagkos, ang tunay na pinakadakila sa paghahari ng Diyos ay yung magpakaaba, magpakumbaba, tulad ng isang bata. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon, nung tinanong ating Panginoon sa isa sa mga alagad, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Kaagad tumugon ng ating Panginoon, kapag hindi kayo nagbabago, na ibig sabihin kailangan mo nang magbalik loob, magbago, at tumulad sa mga bata, hinding-hindi kayo mabibilang sa pinagharian ng Diyos. Na ang unang hakbangin natin ay ang pagbabalik loob. At magkaroon tayo ng pagbabalik loob kapag tayo marunong magpakumbaba. Iwaksi ang hambog. Iwaksi ang pagmamataas. Sapagkat ang mga hambog at ang mga nagmamataas sa sarili hindi po maliligtas sapagkat sila ay maibulid doon sa kamatayang walang hanggan na tinatawag nating impyerno. Ibig sabihin ng impyerno, ang apoy na walang hanggan. At dito sa apoy na walang hanggan, kamatayang walang hanggan, na doon mapunta ang mga tao sapagkat sila ay minamahal ng Diyos at binibigyan sila ng anghel na dilagwardya o tagatanod upang sila hindi mabuli doon. Upang kung sila'y tinutukso ng demonyo, kagad parang mayroong magpahiwatig sa konsensya ng tao. Hindi nila pinakinggan ang konsensya dahil hindi sila naniniwala ng mga anghel na tumutulong sa kanila at hindi nila binibigyang pagpahalaga ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sila ay tuloy-tuloy napunta sa buhay kasalanan. Kaya ang kinakailangan natin, manalangin tayo sa ating mga anghel de la guardia o mga anghel na tagatanod. Yung mga guardian angels natin, ayon pa sa ating Panginoon, ay nasa langit sa harapan ng Diyos na Ama na nananalangin para sa atin. Ang ibig sabihin dito, ang ating mga panalangin na ating idinulog, ating itinataas sa Panginoon ay kinukuha ng mga anghel na pure spirit, puro na espiritu, at ito'y dalhin niya sa ating Panginoon Diyos na Ama na siya yung magbigay naman sa atin ng mga biyaya o mga kaloob na kinakailangan natin. Atin lang dapat tingnan na mangyari lang ito kapag tayo'y mapagkumbaba, kapag tayo'y namuhay na matuwid, kapag tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos, kapag hindi tayo nagmumura, kapag hindi tayo nangungurakot, kapag hindi tayo gumagawa ng mga kasalanan, kapag ang tinitingnan natin sa buhay ay ang kabutihan para sa lahat at mahihikain tayo ng mabuti at ang ating ugali mismo ay mabuti. At dahil dito, tayo na ginagabayan, tinutulungan, tinatanod ng mga anghel ng Panginoon ay tunay na mamuhay na ligtas at mamuhay sa buhay na ganap at ikasyasya. Kaya, titingnan po natin ang ating sarili. Paano natin pinahalagahan ang tunay na pag-ibig ng Diyos para sa atin upang ang kanyang mga anghel na pinapadala sa atin ay mabigyan din natin ng pansin at ang ating buhay panalangin ay lalong mag-alab
para sa Panginoon. Tandaan natin, ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ngunit, kung wala naman tayong puso na dakila para sa pag-ibig ng Diyos, tayo ay hindi maligtas. Kailangan natin ang tunay na pagbabalik-loob. Kailangan nating mamuhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Naway Diyos ang siyang sentro ng ating buhay at sa tulong ng anghel, tayo'y mamuhay sa kabanalan. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat dapat tayo na maging kanyang mga anak at atin pong itutugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahanan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kaluubang tulad ng sa bata, sapagkat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hingin namin ito sa pagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapin iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay namin ngayong aming ginugunita, ang mga banal mong anghel. Ipagkaloob mong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw ay maligtas at sarukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling. Sa pangitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitan ay marapat ni kay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit. Ama Anghel at Arkanghel ay di magpawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu ng banal, makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kos ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman na matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at niusin na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanirbatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisan Malaberhin Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang San Jose. Kaisan mga apostol ni San Juan Bautista ng mga banal na mga anghel na taga-tanod ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos, sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng paipahan araw-araw
Iligtas sa kasalanan at kalisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Huwag kang magtago.
Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating pong healing mass and service sa darating po na 5 ng Oktubre, Huwebes, sa ganap na 6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari po kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan po ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar at tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pangitan ni Jesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inaigwas na ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan nagsusumamo sa iyo. Makamtan na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan mo itang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng binisyon nito na may maalala ang pangako ng sabinyag na ikaw ang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kagtaglayang kagpaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Punayin natin ang ating Pong Jesus Nazareno. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,